Hey, what's up mga bro? Laban na ang Milwaukee Bucks at Brooklyn Nets ang pag-uusapan natin. So, dalawang MVP laban sa reigning MVP. Sinong MVP kaya ang mananaig ngayong laban mga bro? Well, sa first up ng laban, lamang ng isa, etong Brooklyn, 57-56. Sobrang dikit nga ng laban nila sa first half, lalamang ang Nets, sabay babawi naman etong Milwaukee. Kaya naman nagresulta lang yan ng 1-point lead sa first half. Nanguna para sa Milwaukee etong si Giannis Antetokounmpo, umpisa pa lang talagang nangangalabaw na siya sa ilalim. At hindi lang sa ilalim mga bro, dahil ultimo pati sa tres, nakadalawa siya sa first half. Meron siyang 16 points, samahan pa yan ng 5 rebounds, 4 assists at 2 steals. Naging katulong niya naman dyan ay syempre etong si Chris Middleton na may 14 points. Sobrang baba nga lang ng shooting percentage nila pagdating sa tres, dahil meron lamang silang 21.1%. Para naman sa Brooklyn, apat sa starting 5 nila ang merong 11 points. Yes, tama ka nang narinig bro, apat. Durant, Harden, Green at Harris, meron na agad 11 points. Hindi tulad sa Milwaukee, nasa 50% yung shooting nila pagdating sa tres. Yun nga lang, mas marami yung naging turnovers nila. Dahilan kung bakit sa tuwing nakakalamang sila, eh nakakabalik naman agad etong Milwaukee. Nanguna sa kanila etong si James Harden na may 6 na turnovers. Pero bawi naman yan dahil may 6 na assist naman siya pagtapos ng first half. Pagdating naman ng third quarter, dito nakalamang ng malaki etong Brooklyn, kung saan umabot pa nga to ng hanggang 11 points. Dito starters pa rin nila ang nanguna, especially etong sila Durant at James Harden. Gumawa sa quarter na to ng 10 points etong si James Harden, habang 11 points naman para kay Kevin Durant. Hindi din pwedeng kalimutan dyan etong si Joe Harris na may 16 points na sa third quarter, shooting perfect pagdating sa tres. Para naman sa Bucks, medyo nahirapan si Giannis kumuha ng opensa dahil hindi na din siya basta-basta nakakapasok sa depensa ng Brooklyn. Kaya naman nagresulta tuloy yan ng kanyang 5 points sa third quarter. Well, still not bad, pero dahil sa ginawang run ng Brooklyn sa quarter na yan, eh nagahabol pa rin sila, 94-89. At sa uling quarter naman dito, pilit tinabol ng Milwaukee yung lamang ng Brooklyn. Well, nagawa naman nilang maitabla sa all 110 ang score. Nagising na rin kasi yung opensa sa ibang players nila, tulad ni Holiday at Brook Lopez. Dahilan kung bakit nakabalik sila sa laro. Pagtapos ng sequence na yan, palitan na sila ng opensa at palitan na din sila ng kalamangan. Maraming nagtatalo kung sino sa Brooklyn ang titira pagdating sa crucial. Well, mukhang nasagot na ni Kevin Durant ang tanong nyo mga bro. Dahil sa tres niya na to, nakalamang sila ng dalawa, 125-123. Though kailangan pa rin naman bigyan ng malaking credit sila Harden at Harris na parehas kumana din sa uling minuto na yan. Pero may chance pa sanang maitabla o maipanalo ng Milwaukee Bucks yung laro dahil sa crucial turnover din ni Kevin Durant. Kaso hindi pumasok yung tira ni Middleton. Sayang ang ganda pa naman ng pag-cut ni Giannis sa loob, kaso hindi niya ata napansin. Kaya naman dun natapos ang laro. Natapos ang score sa 125-123. Isa na namang halimaw na laro mula kay Kevin Durant at James Harden kanina mga bro. 30 points ang meron si Kevin Durant, habang 34 points, 12 assists etong si James Harden. So apat na sunod na panalo na to para sa Brooklyn, at dalawang sunod na panalo din sa pagpasok ni James Harden sa kanila. So yan lang para sa video update natin sa laban ng Milwaukee Bucks at ng Brooklyn Nets. Huwag kalimutan na i-follow ang ating Facebook page at syempre mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa panonood mga bro. Peace, bro.